Hello guys, kamusta? Ngayon, i-further discuss natin yung terms of service, kung pwede ba ang piece wifi, pwede bang mag-torrent, pwede din bang i-paint yung ating starter dish. Alamin natin yung mga bawal para hindi ma-void yung ating warranty or worst case, ma-terminate ang inyong account. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag nyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat! Not sure kung nakita nyo na to. Ito yung mga list ng terms of service. Medyo marami siya, kaya andito ako ngayon para summarize at ilist yung mga bawal para hindi ma-void yung warranty or possible ma-terminate yung inyong account. Huwag na nating patagalin guys. Ito, may linis akong 10 bawal or prohibited. Una dito, ang paggamit ng Starlink sa moving vehicle. Based sa terms of service, bawal itong gamitin lalo na kung ginagamit mo is roam sa moving vehicle. So may mga allowed lang na Starlink kit. So ang tanong, available ba siya sa Pilipinas? Yes, available. Pwede siya sa roam. Kailangan mo lang i-enable yung mobile priority. Nasa my account siya. So kung naka-roam ka, ang pricing niya is 33 per month. Then yung kit niya is 29,320. Then, punta ka lang sa my account, lalabas to, mobile priority. Dapat ang service plan mo is mobile regional. Itong setup na ito is temporary lang kasi prone siyang mahulog. Kasi diba, ano siya, standard kit. Usually, ano, pag ito nahulog, possible ma-void yung warranty or ma-damage. Ang suggested talaga dito is yung Starlink Mobility na plan, which is cost 15,394 per month. Then yung kit niya is nasa 154 around. Ganon din yung pricing niya sa Maritime. So same sila ng ano, ng pricing. Ang kaibahan nito, ang gamit dito is flat high performance na dish. So pinapatong lang siya sa bubong kung sasakyan, tapos pwede ata siyang i-screw para ma-fix. Ganito na may itsura niya sa boat. Ang next na bawal ay bawal air sale or unauthorized agency. So based sa terms of service, ito siya. Ito yung full details. Yung link na sa description din. Right now, yung data lake lang ang authorized as a seller in the Philippines. So ito siya. Pwede nyo i-visit yung website nila. Then ito yung latest blog nila or article. Ang tanong, pwede bang gamitin ang Starlink sa piso wifi? Ito ang madalas kong nababasa sa comment section. Bawal po based sa terms of service. If willing kang iris yung 30,000 pesos mo, go lang po. Pero basta di ko siya nare-recommend. Ayaw ko namang ma-terminate yung account nyo. Kasi malaking pera yun para sa akin. Pero at the end, it's up to you pa rin po kasi pera nyo yun. Then possible cause nito is network congestion, so resulting to excessive use of network resources. So andun din yan sa acceptable use policy, nasa description yung link. So alam naman natin na unlimited siya, pero wag naman siguro susobra yung paggamit. Or siguro biglang ma-detect nila na may unusual activity or biglang spike sa usage. For example, ganito, biglang tumaas yung usage mo. Then, yung pala nag-download ka ng torrent movies or files or mga crack na software na possible may virus yun. Then, hindi mo alam, malat na sa network or possible. Kaya ang next na bawal is paggamit ng torrent. Baka hindi nyo pa alam, usually kasi yung mga na-download na pirated software or mga crack na software, usually may naka-inject yan na virus or worms. Kaya hindi lang possible masira yung inyong devices, computer. Possible din mag
spread sa network or mag-cause ng network congestion, which is possible matrace ng Starlink. Next naman is yung bawal gamitin sa ocean, lalo na yung mga roam. Kasi ito, nakita ko sa Facebook group, isang user na nagka-receive ng notice or warning na ginagamit daw niya sa ocean. So, ang ginawa niya, nag-report siya. So, siya pala nakatira naman sa island. Kaya na-detect na nasa ocean siya or nasa sea. So, nag-apologize naman yung customer support. So, balik din sa dati siya. Hindi na-terminate yung account. Unlimited ulit. So, pag may na-encounter kayong ganong issue, i-report nyo lang sa customer support. So, in case na ninyo yun, i-inabon nyo lang sa my account. Ang next naman na bawal is i-manual repoint yung dish. So, ito, bawal nyo itong galawin kasi may motor yan na parang ganito. Automatic siyang naghahanap ng Starlink satellite sa outer space. So, bahala na yung motor niya na mag-locate. Bahala na siya mag-spin or mag-tilt. So, hindi nyo na po problemahin kung nasaan yung Starlink na satellite. So, siya na bahala mag-connect doon. Tumanap ng best signal. Pwede kasing ma-void yung warranty in case na ma-damage yung motor nun. So, mag-fall siya sa misuse category. So, ito yung, so nakalagay siya na as exclude sa warranty pag mali kayo ng ano, ng gamit or na manual repoint nyo. In case naman na gusto nyong ibalik sa box, ganito lang yung guide niya. Da-travel kayo or dadalhin nyo sa province. Ito yung guide guys, talagay sa settings. Then hanapin nyo yung ano, stow na button. Ito yung stow. Click nyo lang dyan yung ano, okay. Ang mangyayari dun guys, ano, halimbawa naka-plot siya, nakaharap, nakatutok siya sa sky, magiging ganyan siya. Hindi ko na na-videoan kasi ang bilis, 1.2 seconds. Isa lang kasi yung cellphone ko. Then yung status nun, magiging stow na lang yung button. Turn on, i-remove natin yung base. Then matatandaan nyo may button siyang nakalagay doon sa ating ano, pinakang stand. So, ang gagawin lang, tapakan mo yung base, then habang pinipress yung button na yun, then after nun, maalis na, pwede na nating ibalik yung ano, router, yung cable wires, then yung power adapter, then yung mismong dish. Ayun lang guys, simple lang. Next na bawal is yung i-repair nyo or i-disassemble nyo. So, may mga allowed lang na pwedeng mag-ayos ng inyong Starlink kit or router. So, once nag-inalaw nyo yun, automatic void na yung warranty nyo. Ito yung sample na nakita ko online. Parang thinner daw niya yung Starlink nya. Automatic, ano na yan? Void ng warranty na yan. Niya na pwedeng ibalik yan, mag-claim ng warranty. Unless kung yan yung content nyo. So, halimbawa, nag-tear down kayo ng ganyan at may alam kayo sa electronics, pwede naman. Yung next na bawal is yung modification, including yung paint. Lagyan nyo ng pintura or kulayan nyo, which is automatic. Void na rin yan ng warranty. Magpo-fall siya under vandalism category. Kaya sayang, mawala yung warranty na 12 months. Next naman is, huwag nyong i-place yung Starlink nyo malapit sa inyong mga pet. So, ito yung example na nakita ko online. So, okay pa nga yan eh. Pero ang masama, once na nakagat yung wire, yun ang masaklap. So, kailangan yung bumili. Buti kung wire lang. So, papasok siya sa neglect or pababayaan. So, void na yung warranty nyo, no? Automatic. So, next naman is yung unsecure dish setup. So, ito yung sample na hulog or mali yung pinaglagyan niya ng pesto or prone sa mga accident. So, ito possible na hulog kasi pati yung stand base niya nasira.
once na na-damage na yon, syempre automatic void na yon. So yung warranty kasi is 12 months lang. Kaya GG ka nun, bili ka ng bago. So kailangan dapat yung mga accessories compatible na makikita nyo sa Starlink shop. So ito siya yung mga sample, mga mount. So ito, maraming klase ng mount, depende sa paggagamitan nyo. May pole, so ito yung sa bubong. Ito naman, pwede sa pipe. Sana nakatulong ako. Thank you. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.